بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Patungkol po sa aral ng Islam, ito po ay sadyang kumpleto na. Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. So sinabi ng Allah na sa araw na ito ay ginanap ko na ang inyong tungkulin sa reliyong Islam, binigay na ang kumpletong pamamaraan ng pamumuhay, at ito ang inyong ipamamuhay, ang reliyong Islam, ang kapayapaan. At ito ang ni'ma, ito ang biyaya ng isang tao na nalaman niya lahat ang kanyang pamamaraan dito sa mundo. At sa aral ng Islam, ating pong tatalakayin ngayon ng maikli itong tinatawag na ang pagkuha sa kaluluwa at sa kalagayan ng libingan. Dahil sa Islam ay kumpleto ang aral patungkol sa paraiso, may mga detalyado, at patungkol sa impyerno, detalyado. At itong ating tatalakayin ngayon, ito ang tinatawag na pamagat na ang pagkuha sa kaluluwa at ang kalagayan doon sa libingan. Naiulat na si Ali Bara bin Azib ay nagsabi sa ganitong pakahulugan, sa ganitong wika, kami ay umalis kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam upang dumalo sa libingan ng isang yumao mula sa Ansar. Kami ay dumating sa libingan, subalit ang hukay ay hindi pa lubos na naihanda. Kaya si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umupong nakaharap sa kibla at kami ay umupong paikot sa kanya at nagmamatyag at nakikinig na para bang may mga ibong nakadapo sa aming mga ulo. Siya ay may hawak na patpat na kanyang ginuguhit sa lupa. Kanyang iginuguhit ito sa lupa. At pagkatapos nito ay nagsimula siyang tumingin sa langit kapagdakay sa lupa ng ilang ulit. Sa huling pagtaas ang kanyang paningin at pagbaba nito sa wakas, siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi. Siya ay nagwika sa ganitong pakalagayan, magpakupkup tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa parusa sa libingan. Pagkatapos siya ay nagsabi, O Allah, katiyakang ako ay nagpapakupkup sa iyo laban sa parusa sa libingan. Ito inuulat niya, inuulit niya ng tatlong beses at kanyang ipiniliwanag ito. Katotohanan, kapag ang mananampalatayang alipin ng Allah o lilisanin sa mundong ito ang pagpasok sa kabila, sa kabilang buhay, pag tayo mamamatay, of course, maniwala tayo na may kabilang buhay. Okay? Ang mga anghel sa langit ay bababa, tutungo sa kanya, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag katulad ng liwanag ng araw, at sila ay may may dalang tila. Sila ay may dalang tila na panlibing at pabango mula sa paraiso. Kung ang tao ay mabait dito sa mundo. Maupo sila sa kanyang harapan sa layo ng abot ng kanyang paningin. Pagkatapos ang anghel ng kamatayan ay darating sa yumao, uupo sa kanyang ulunan at magsasabi, O mabuting kaluluwa, lumabas ka sa kapatawaran at kasiyahan ng iyong Panginoon. Kapagdakay, lalabas ang kaluluwa sa katawan ng parang tubig na marahang dumadaloy sa kanya labi. Parang tubig siya na dumadahan sa labi, na dumadaloy. At ang lalagyang tubig ang lahat ng mga anghel sa pagitan ng langit at sa lupa ay manalangin naway ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya sa kanya. Ang mga pinto ng kalangitan ay bukas para sa kanya, at ang lahat ng tagapagbantay ng mga pintuang ito ay nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya nawa ay idaan sa harapan nila ng ang kaluluwang ito habang itinataas sa langit ng anghel. Ang kamatayan ay kukunin ang kaluluwa, at pagkatapos niyon ay kukunin ito ng ibang anghel at babaluti ng telang may pabango. Ito ang ibig sabihin ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na aming mga sugo, mga anghel, ay huhugutin ang kanyang kaluluwa at sila ay hindi magpapabaya sa kanilang mga tungkulin. Ito yung mababasa natin sa Quran, mga kapatid, chapter 6, verse 61. Pagkatapos, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi,
Sabi niya, sisingaw mula sa kaluluwa ang pinakamabangong amoy ng isang musk na matatagpuan sa mundong ito. Yung musk ko, yung pabango na makikita natin na binibinta, ganun klase ang amoy. Na isang musk na matagpuan natin dito sa mundo, ang mga anghel ay aakyat kasama ng kaluluwa. Wala ni isang grupo ng mga anghel ang hindi maririnig na magsasabi, sino itong kahanga-hanga ng kaluluwa na sila ay sasagot, si ganito, si pulan, si ganito, anak ni ganito at anak ni ganito. Tinatawag siya na pinakamagandang pangalan na napag-alaman sa kanya noong siya ay nabubuhay pa sa mundo. Kaya sa kanilang pagdating sa unang kalangitan, ang mga anghel ay hihiling na buksan ang pinto para sa kaluluwa at ito'y pahihintulutan. Ang kaluluwa ay sasamahan ng mga anghel sa bawat pintuan hanggang sa maabot nila ang pinakamataas nito. Ang pinakahuli ang 7th kalangitan, pagkatapos ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang makapangyarihan ay nagwika, ang dakilang magsasabi sa mga anghel, ilagay ang talaan ng aking alipin sa Iliyon. Ibig sabihin ng Iliyon, yung talaan. Magkagayon ang talaan ng mga gawa ng tao, iyon ay ilalagay sa Iliyon. Pagkatapos, nito'y isang utos ang maririnig. Ibabalik siya sa lupa sapagkat katotohanang aking ipinangako sa sangkatauhan na matapos ko silang likhain sa pamamagitan ng lupa, aking ibabalik sila rito at pangyayarihin kung ilabas silang muli mula rito sa ibang panahon. Pagkatapos ang kaluluwa ay ibababa sa lupa, babalik sa kaniyang katawang lupa, katiyakan maririnig ng yumao ang mga yabag ng mga taong nakikipaglibing sa kanya. Yung nabatay, naririnig niya yung mga sumasama doon sa nakikipaglibing, yung naglibing sa kanya. At sa kanilang paglisan at paglayo sa kanyang libingan, kapag dakay, dalawang anghel mahigpit at mabalasik sa pagtatanong ang lalapit sa kanya. Iuupo siya at sila'y magsisimulang magtatanong sa kanya. Sila'y magsasabi, sino ang iyong Panginoon? Kaya itong mga anghel na ito, habang tinatanong ang taong namatay doon sa libingan, tatanungin siya ng anghel na, man rabbu ka, sino ang iyong Panginoon? Man dino ka, sino ang ano ang iyong relihiyon? Man nabiyo ka. Kaya kapag ang kahulugan, sino ang iyong propeta? Kapag tinanong siya ng una, man rabbu ka, sino ang iyong Panginoon? Masasagot niya ito ng, ang aking Panginoon ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, tatanungin siya, ma dino ka, ano ang iyong relihiyon? Ang isasagot niya, ang relihiyon ko ay kapayapaan, Islam. Ang pangatlo, itatanong sa kanya, man nabiyo ka, tatanungin sa kanya ng sino ang iyong propeta, at isasagot niya ay ang propeta ko ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang iyong panuntunan ng buhay, ito siya ay sasagot sa Islam. Sila ay patuloy na magtatanong, sino ang taong isinugo sa iyo? Siya ay sasagot, siya ang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangwakas ay tatanungin siya tungkol sa kanyang mga gawain na kung saan ay siya ay sasagot, sasabihin niya, ako ay nagbabasa ng aklat na Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ako ay naniniwala rito. Sa isang ulat at salaysay, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapahiwatig na ang mga anghel na ito ay magtatanong, sino ang iyong Panginoon? Sino ang ano ang iyong relihiyon? Sino ang iyong propeta? So, ito ay papaliwanag ng sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging huling pagsusulit ng isang mananampalataya sa libingan, at ito ang ibig sabihin ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinatitibay ng Allah ang mga mananampalataya ng matatag na patutuo sa mundong ito at paniniwalaan ang kabilang buhay. Ang yumao ay sasagot sa libingan, ang Panginoon ko ay si Allah, ang relihiyon ko ay Islam, at ang aking propeta ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabihin, ang aking alipin ay nagsasabi ng totoo, kaya damitan siya ng damit mula sa paraiso, ihanda para sa kanya ang mga sangkap ng paraiso at buksan para sa kanya ang isang bintana na may tanawin sa paraiso. Kapag dakay, masasamyo niya ang sariwa at mabangong hangin. Samantalang ang kanyang libingan ay palalawakin.
na ang layo ay aabot tanaw, mula roon ay lilitaw sa kanyang harapan at isang lalaki na may maamong mukha at may magarang kasuotan. Magdudulot ng napakainam na bango, siya ay magsasabi sa kaluluwa, magdiwang sa balitang magpapaligaya sa iyo, magdiwang sa kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang paraiso, na ang kasiyahan at galak ay hindi magmamaliw. Ito ang araw na ipinangako sa iyo, ang yumao ay magsasabi sa kanya, ang patay, ang yumao ay magsasabi sa kanya, at sino ka na ang iyong mukha ay nagbibigay ng mabubuting balita? Ang tao'y magsasabi, ako ay kumakatawan sa iyong mabubuting gawa. Isinusumpa ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi kitang napag-aalaman na napakabilis mong sumunod sa gawaing kabutihan at napakabilis mong umiwas sa mga gawaing kasamaan. Kaya, itong kabutihan, magkagayon, isang pinto ng paraiso at impirno ang bubuksan sa kanya sa harapan at sa gayon sa kalagayan, sasabihin sa kanyang tungkol sa impirno. Ito sana ang iyong magiging tirahan kung sinuway mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ipapakita sa kanya ang pintuan ng impirno, nasabihin sa kanya, kung hindi ka sana nagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang batas, hindi ka nagsasala, ipapakita sa kanya ang impirno na pinto. Pero dahil na tapat siya sa Allah, naglingkod siya sa Allah, mabuti siyang Muslim, lagi siya nagsasala, 5 beses nag-aayon, no? Gumagawa ng tungkulin kabutihan at lumalayo sa umiilag sa kasamaan. Kaya ipapakita sa kanya ang bango, ang amoy ng paraiso at ang balita tungkol dito sa kagalakan. Kapag nakita ang kaluluwa kung ano ang nasa loob ng paraiso, siya ay manalangin. O aking Panginoon, manalangin siya, o aking Panginoon, pangyarihin mong dumating na ang araw ng paghuhukom upang makapiling ko na ang aking mga mahal sa buhay. At makamtan ko ang aking yaman. Kapag dakay sasabihin sa kanya, mamamahinga ka ng may kapayapaan. Balita sa kanya na magpahinga ka lang na may kapayapaan. Ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpatuloy, kapag ang di mananampalataya ay lilisanin sa mundong ito at papasok sa kabila, mga mababagsik na anghel sa langit ay bababa patungo sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay maitim at may mga dala silang magaspang na tilang galing sa impyerno na ibabalot sa kanila. Maupo sila sa kanyang harapan sa layo na aabot ang kanyang paningin. Pagkatapos ang anghel ng kamatayan ay darating sa taong iyon, uupo sa kanyang ulunan at magsabi, O masamang kaluluwa, ito yung mga taong masasama, O masamang kaluluwa, lumabas ka sa galit at sumpa ng iyong Panginoon. Kapag dakay ang kaluluwa sa loob ng katawan ay mababalutan ng matinding pagkatakot at hindi lalabas sa katawan sa ganoong kalagayan ay marahas na huhugutin ng anghel ng kamatayan ang kanyang kaluluwa palabas katulad ng pagkahugot ng kalaykay na bakal. Sa basang lana, pinupupunit nito bawat hibla at himay-himay sa kanyang katawan. Sa ganitong kalagayan, ang kaluluwa ay isinusumpa ng bawat anghel sa pagitan ng langit at lupa at ng lahat ng mga nasa mga kalangitan, ang mga pinto ng mga kalangitan ay sarado para sa kanya. At bawat bantay sa mga pintuan nito ay nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway huwag idaan sa kanilang harapan ng pinto ang kaluluwang ito habang itinataas. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpatuloy, ang anghel ng kamatayan ay kukunin ang kaluluwa at pagkatapos niyon ay kukunin ang ibang anghel at babalutin siya ng tilang magaspang na mula sa impyerno. Doon ay sisingaw ang napakabahong amoy na matatagpuan sa ibabaw ng lupa. Sila ang mga anghel ay aakyat kasama nito. Wala ni isang grupo ng mga anghel ang hindi maririnig na nagsasabi, sino itong napakapangit na kaluluwa? Sila ay sasagot, si ganito, si anak ni ganito at si pula na ganito. Tinatawag siya na pinakamasamang pangalan. Kabaliktaran ito kanina na ibabalita sa paraiso, ito naman babalitaan ng impyerno na ang tawag sa kanya pinakapangit na pangalan. Na siya ay napag-alaman at nakilala sa mundong ito na masasama.
Sa kanilang pagdating sa unang kalangitan, ang mga anghel ay hihiling ng nabuksan ang pinto para sa kaluluwa, ngunit ito ay tatanggihan. Tatanggihan sila. Sa ganitong pagkakataon, binasa ng sugo sa Allah salam na ang trangkahan ng kalangitan ay hindi bubuksan para sa kanya o sila'y hindi makapasok sa paraiso hanggang sa isang kamilyo na ang makapasok sa butas ng karayom. At ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa itong sumunod na talata na ang pakahulugan, ang mga trangkahan ng kalangitan ay hindi bubuksan para sa kanya, para sama-sama. Hindi bubuksan. Sila'y hindi makakapasok sa paraiso hanggang sa ang isang ang kamilyo ay makapasok sa butas ng karayom. Mababasa natin ito sa Quran, chapter 7, verse 40. At muling nagpatuloy sa kanyang pagsasalaysay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang makapangyarihang Allah ay ang dakilang magsasabi sa mga anghel, ilalagay ang talaan ng aking alipin sa sijin. Talaan ng masasamang gawa. Ang pangalan doon ng kanyang talaan, ng kanyang alipin na nilikha ay sa sijin. Talaan ng masasamang gawa. At sa pinakamababang kalangitan, magkagayon, ang talaan ng mga gawa ng taong iyon ay ilalagay sa sijin pagkaraay isang utos ang maririnig. Ibabalik siya sa lupa sapagkat katiyakan aking ipinapangako sa sangkatauhan na matapos ko silang likhain sa lupa, aking ibabalik sila rito. At pangyayarihin kong ilalabas muli sila mula rito sa ibang panahon pagkatapos ng utos na ito, ang kaluluwa ay itatapon pababa mula sa langit hanggang sa bumagsak ito pabalik sa kanyang katawang lupa. Sa ganitong pagkakataon, binasa ng sugo sallallahu alaihi wasallam ang sumunod na ito ang mababasa natin sa Quran, chapter 22, verse 31, sa pakahulugan. At sino mang nagtambal sa Allah, siya ay parabang nahulog sa langit. Sino man ang nagtambal sa Allah, na parabang siya ay nahulog sa langit. At dinagit siya ng mga ibon o itapon ng hangin sa isang malayong puok. Mabasa natin ito sa chapter 22, verse 31 ng Quran. Pagkatapos siya ay nagbigay puna, katiyakan maririnig ng yumao ang mga yabag ng mga taong nakikipaglibing sa kanya sa kanilang paglisan at paglayo sa kanyang libingan. Kapag dakay, dalawang anghel ang mahigpit na mabalasik sa pagtatanong at ang lalapit sa kanya at iuupo siya at sila'y magsisimulang magtanong sa kanya, mga anghel. Sila'y magsasabi doon sa kaluluwa, sino ang iyong Panginoon? Siya ay sasagot, Ha. So hindi siya makakasagot ng diretso, kundi ho ang kanyang isasagot. Di ko alam, sabi niya. Sila ay magpatuloy sa pagtatanong ang mga anghel. Tatanungin uli siya sa ganitong pagtatanong. Ano ang iyong panuntunan ng buhay? Madino ka? Ano ang relihiyon mo? So siya ay sasagot, Ha. Hindi ko alam. Sila ay magpatuloy sa pagtatanong at magsasabi, ano ang masasabi mo sa taong ito na si sinugo sa iyo, na si Propeta Muhammad? Ang di mananampalataya ay makikitang di nauunawaan ang tinatanong ng mga anghel. Ang mga hindi mananampalataya, makikita na hindi nauunawaan ang mga tanong ng mga anghel. Kaya, ang tinatanong ng mga anghel tungkol sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At muli siyang sasagot, Ha, hindi ko alam. Narinig ko lamang ang mga tao na nag-uusap tungkol sa kanya. So, karamihan ngayon sa mga hindi Muslim, nagsasabi sila na narinig ko, alam ko ang Islam, pero hindi nila talaga alam. Hindi nila naunawaan. Tapos ay sasabihin sa kanya, hindi mo alam at hindi ka nagbabasa kapag dakay isang tinig muli sa mga kalangitan. So, hindi niya talaga alam kasi hindi naman niya talaga inalam. Habang nandito siya sa mundo, busy siya sa dunya. Busy siya sa trabaho, busy siya sa mga iba't ibang gawain. So, hindi niya alam. Kapag dakay isang tinig muli sa kalangitan na marinig, siya ay magsisinungaling, kaya ihanda sa kanya ang lugar ng impyerno at bubuksan para sa kanya ang bintana ng impyerno. Kapag dakay ang init ng apoy sa impyerno ay babalot sa kanya habang sa kanyang libingan ay magsisikip sa papunta doon sa kanya at dinudurog hanggang ang kanyang mga tadyang ay magkabali-bali at magkasalubong mula roon ay lilitaw sa kanyang harapan ng isang lalaki na may pinakapangit na mukha at kasuotan. Kaya ito ang balita sa kanya
doon sa kabilang buhay na ibabalita sa kanya ang kanyang hantungan ay ang impyernong apoy. Subhanallah. Kaya mag-ingat po tayo sa mga taong walang pananalig sa Allah, walang pagsunod sa propeta ang kanilang relihiyon at hindi ito tama ang kanilang pamamaraan. Kaya nandito lamang po sa Islam ang kumpletong detalye papunta sa paraiso at sa impyerno. At ang aral dito patungkol sa kalagayan sa libingan. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.